Si Kristo ay muling nabuhay, na naig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, Alleluia, ipagdiwa ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya di na mamamatay. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Sama din natin for the eternal repose of Dr. Robert Picard. At para din sa Pastor Arimba, salamat ni Ashley Darundon sa kanyang kaarawan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay, bilang pag-alala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, mawain mong ipagkaloob sa aming mapakinabangan ang ginugunita naming may pananampalatay at pagmamahal sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya sa kaanib ng sekta ng mga Saduceo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroong kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya,
Tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila. Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng buon, hanaping masikap. Iyaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya anak niya'y binigay. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon.
at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pakuwi sa'yo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinagay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinahatulan ng kaparusahan ang hindi manampalataya sa kanya. Hinahatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kaniyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag ang kaniyang mga ginawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang binasa nating ebanghelyo ngayon ay kadugtong lamang ng isang mahabang diskurso sa pagitan ni Jesus at Nicodemo. Sa ebanghelyo natin ngayon, ito ay tumutukoy sa realidad ng krus. Si Jesus ay nagbubuod ng kaniyang pangaral. Sa kaniyang mga gawa at kaniyang mga buong buhay, lalo-lalo na sa kaniyang krus. Habang tinatanggap at pinapasan niya ang krus, ipinapakita ng ating Panginoong Hesus kung gaano niya tayo kamahal. Sa kaniyang pagyakap at pagkamatay sa krus, ipinapakita niya sa atin kung gaano siya handang magdusa para sa atin. Ngayon ang krus ay umaakay sa atin upang maunawaan natin ang tatlong bagay. At ano ang tatlong bagay na ito? Una ay ang pag-angat. Ang pag-angat sa krus ay tumutukoy sa pagpapako sa krus. Habang ang pag-aangat sa kaluwalhatian ay nangangahulugan ng pag-akyat sa langit. Ang dalawang ito ay pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ay magkaugnay. Kaya ang daan patungo kay Jesus ay ang daan ng krus. Tandaan natin, ang daan patungo kay Jesus ay ang pagyakap sa ating krus sa ating buhay. Pagyakap sa mga problema, pagyakap sa mga sarilianin, pagyakap sa mga pagsubok sa ating buhay. Dahil ang pagyakap natin sa krus na ito, ito ay nagdadala sa atin sa kaluwalhatian. Ang krus ay ang daan patungo sa kaluwalhatian. Kaya mahalaga sa atin na kapag tayo ay may problema, hindi natin dapat iniiwasan. Bagkus hinaharap natin, niyayakap natin, tinatanggap natin, pinasasalamatan natin ang Panginoong Hesus sa mga pagkrus, sa mga pagsubok
na dumadating sa ating buhay. Dahil ang cross na ito, ito ay nagdadala sa atin sa langit. Walang cross, walang langit. Walang corona kung walang cross sa buhay. Walang muling pagkabuhay kung walang pagpapako sa cross. Kaya nga, inaanyayahan tayo ni Jesus na makibahagi sa kanyang kaluwalhatian, ngunit kailangan muna nating makibahagi sa kanyang paghihirap. Tinatawag tayo ng mga tao na manampalataya at dapat tayo maniwala sa krus. Dahil ang krus na ito ay nagdadala sa atin sa kaluwalhatian, sa kaharian ng langit. Kaya mahalaga na tanggapin natin, pasanin natin ang ating mga sariling krus sa buhay. Pangalawa, ibigin ang Diyos. Kung gusto nating makilala ang Diyos, kung gusto nating ilarawan ang Diyos, ang sagot dito, ang Diyos ay pag-ibig. Kung gusto natin malaman kung bakit tayo nilikha, bakit tayo binigyan palagi ng pagkakataon ng Diyos, kahit paulit-ulit tayo nagkakasala, kung bakit tayo nililigtas ng Diyos, kung bakit tayo pinapatawad ng Diyos at pinapagaling ng Diyos, isa lamang ang dahilan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig at mahal tayo ng Diyos. Sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating kasalanan, patuloy tayong minamahal ng Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. At mahal na mahal tayo ng Diyos. Pangatlo, ang cross ay umaakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Nais ni Jesus na ibahagi ang kanyang buhay sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay sa cross upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya lagi nating tandaan na walang sino man ang makadadaan sa buhay na walang hanggan kung wala si Jesus. At makakatanggap ng buhay na walang hanggan kung wala ang cross ni Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ng pagtitiwala, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos, Ama na labis na nagmamahal sa mundo, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi mawala ang mga niniwala sa kanya, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating pong itutugon, sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ating pamumuhay, naway maitadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami.
Ama naming nasa langit, tunghayan mo ng may pag-ibig ang iyong mga anak at patnubayan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid, ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming inamaasahan ay siya rin kumiiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Gayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y maging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa cross, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, nakaitaasan. Hosanna, Hosanna, nakaitaasan. Inagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna,
na kahit asa. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin nat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabing, "Tanggapin nat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, di niya ipinakait. Nanahog sa mundo, nagdusa at dumanas ng libong sakit. Dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, ay hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Kay buti mo sa isang tulad ko masuwain sa nais mo. Di mamansin lagi ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, inatawad sa
sa mga kasalanan ko. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka ay hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka ay hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka ay hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Mga paalala, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makaakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito
Nawa'y malala nilang pangako noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang buhay at aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nangangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, lulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, lulualhal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.